Tayong lahat ay may mga karapatan na likas sa atin bilang mga tao. Ang bansang ating kinabibilangan ay may obligasyon na pangalagaan at proteksyonan ang mga ito. Dahil dito, tayo'y nakakapag-aral, nakakapagtrabaho, malayang nakakasamba, at nakakatanggap ng mga benepisyo mula sa gobyerno. Pero paano kung walang kahit anong bansa ang kumilala sa iyo bilang mamamayan? At paano kung dahil sa persecution ay hindi mabigyang proteksyon ang iyong mga karapatan? Ganito ang dinaranas ng mga refugees at stateless persons. Ang mga refugees ay sapilitang lumikas mula sa kanilang bansa dahil sa matinding takot dulot ng pag-uusig, matinding takot dulot ng persecution dahil sa kanilang lahi, relihiyon o nasyonalidad, o pagkakabilang sa partikular na social group o kanilang politikal na pananaw. Nililisan nila ang kanilang kinagis ng buhay, komunidad, kabuhayan, at binabaon sa limot ang mga nabuong pangarap kapalit ng kaligtasan. Tanging bit-bit nila ay iilang pirasong gamit at ang pag-asang maging ligtas sa ibang bansa na maaaring makapagbigay ng proteksyon. Sa kanilang paglisan, maaari silang mawalay sa kanilang pamilya, mawala ng mga dokumento, mapagsamantalahan, o mas malala, mabawian ng buhay. Ang Pilipinas ay may matatag na humanitarian tradition sa pagtanggap ng mga refugees, kagaya ng mga Jews noong World War II at mga Vietnamese boat people noong Vietnam War. Samantala, ang stateless person ay hindi kinikilala na mamamayan ng anumang bansa. Wala siyang pinanghahawakang dokumento patungkol sa kanyang nasyonalidad at nagmimistula siyang invisible sa ilalim ng batas. Hindi nila natatamasa ng buo ang mga pangunahing karapatang pantao sa aspektong politikal, kultural, at maging sa socio-economic na mga oportunidad. Ang kawalan ng nasyonalidad ay isang malaking hadlang para mapaunlad ang kanilang sarili at pamilya. Marami sa kanila ang hindi makapag-aral, makapagtrabaho, makapagpakasal, makaboto, makabiyahe abroad, o makakuha ng mga serbisyong panlipunan. Dahil dito, nagiging biktima sila ng pang-aabuso at diskriminasyon. Ilan sa mga dahilan ng pagiging stateless ng isang tao ay ang hindi makatuwirang pagkakait ng nasyonalidad, conflict of laws, discriminatory nationality laws laban sa mga kababaihan at bata. Sa Pilipinas, meron ding mga piling grupo na nanganganib maging stateless katulad ng persons of Indonesian descent, Samabajaw, unregistered children in conflict or displaced settings, children of Filipino descent in migratory settings, foundlings, at persons of Japanese descent. Nakapaloob sa 1951 UN Convention on Refugees at 1954 Convention on Stateless Persons ang mga karapatan ng mga refugees at stateless persons. Samantala, nilalayon naman ng 1961 UN Convention on the Reduction of Statelessness na pagtibayin ng mga pambansang polisiya upang mabawasan at mapigilan ang anumang sitwasyon ng statelessness. Ang mga ito, kabilang ang iba pang international human rights law instruments, ang batayan ng tungkulin na tiyakin ang karapatan ng mga refugees at stateless persons. Ito ang konsepto ng international protection. Ayon sa UNHCR, tinatayang nasa 82.4 milyon katao sa buong mundo ang sapilitang lumilikas, bunsod ng samot-saring dahilan kagaya ng gyera, torture, kalamidad, o matinding kahirapan. Samantala, nasa 4.2 milyon naman ang tinatayang populasyon ng mga stateless persons sa mundo. Ang Pilipinas, bilang signatory sa 1951 Refugee at 1954 Stateless Persons Conventions, ay may tungkulin na tanggapin at bigyan ng proteksyon ang mga refugees at stateless persons. Binalangkas ng Kagawaran ng Katarungan ang Department Circular No. 58 na nagsasaad ng proseso ng refugee and stateless status determination sa ating bansa. Ang pagkilala sa kanilang estado sa pamamagitan ng mekanismong ito ay isang mahalagang hakbang upang makamit nila ang proteksyon at iba pang benepisyo. Patuloy din ang initiatives ng ating pambansa at lokal na pamahalaan na maiparehistro ang lahat, lalo na ang mga grupong nanganganib na maging stateless. Sa kabila ng mga inisyatibong ito, kailangan pa nating pagtibayin ang ating mga batas at pulisiya na magbibigay ng komprehensibong proteksyon sa mga karapatan ng refugees at stateless persons. Marami pa tayong maaaring gawin upang lubos na nilang matamasa ang mga pangunahing karapatan na nararapat sa kanila.